And finally, nung I think 7th day na yata yan, nandun na ako sa tarmac, sa runway. Tapos sumasakay na sa isang C-130 yung mga survivors. Kausap ko nun yung administrator ng Tacloban. Sabi niya sa akin, pwede ka na sumakay dyan, no? Umuwi ka na sa pamilya mo. Ako na bahala dito sa assignment mo dito. So sabi ko, sige, ano, eto na yun. Ako si AG Saño. Nagtapos ako ng bachelor's in landscape architecture sa UP Diliman. Ibig sabihin nun, Amado Guerrero. Beloved warrior siya in Spanish. Pen name siya ng isang revolutionary during the martial law era. Nung 10 years old ako, doon ako na tutong mag-drawing. Ano lang, mga sketches lang sa school. Tapos nag-apply ako sa art club. And nag-excel naman ako. At the end of the year, ako yung nakuha nung award. So natuwa yung nanay ko. In-enroll na ako sa isang art workshop para ma-enhance pa yung skill ko. Yung maestro ko, si Fernando Sena, sinasama niya ako sa lahat ng mga lakad niya dati, nung assistant pa niya ako. Na sobra akong natatakot magpahid ng brush kasi feeling ko masisira ko yung ginagawa niya. Ganun yung pakiramdam ko nun. Well, yung simula nung pagiging environmentalist ko was nung college ako. Meron isang organization sa UP yung tinatawag na Green League. Bihira pa nun yung mga ganyang movements eh. So parang ano lang siya, just another one of those organizations. So dun sa akin na nabukas yung mga issues tungkol sa environment. Tapos dun rin sa mga pinag-aaralan namin sa landscape architecture, basically, naka-focus din sa care for nature. Eh. Hindi siya design over nature or design versus nature. Design with nature siya. Yung sabihin, kung ano yung meron na sa kalikasan, dun kami maglalaro ng design namin. Hindi tulad nung ginagawa ng karamihan sa mga developers ngayon, isa na yan. Kakalbuhin yung buong property, nilatag ng kalsada at magtatanim ulit ng puno. So doon pa lang nabukas na din yung isip ko doon sa pakikipagtungo, yung relationship natin with nature. Pero yung talagang napasok ako sa conservation work is nung graduate na ako, nag-volunteer ako sa WWF as photographer. So naging part ako ng humpback whale research ng WWF. Nasa iba-ibang liblib na lugar kami sa Pilipinas. Nagbibigay kami ng mga workshops. Nagbibigay kami ng mga lectures. At the same time, nagsasiliksik kami ng mga data para sa mga iba-ibang conservation efforts. Meron efforts sa marine mammals, meron sa sharks, sa dugongs. And nung 2010, habang nasa field ako sa Babuyan Islands, yun yung time na napanood ko yung The Cove. Isa siyang documentary na pinapakita yung paghuli ng mga dolphins. So either papatayin sila or ipapadala sa iba-ibang dolphin facility sa iba-ibang dakot ng mundo for amusement parks, ganun. So because of that, instinct ko mag-paint ng mural para mag-raise ng awareness. And parang challenge ko rin sa sarili ko is kung ilan ang huhulihin nila sa Japan or sa ibang dakot ng mundo, ganun din kadami ipipaint. So maraming sumama ng mga volunteers in different places around the Philippines. Nagtuloy-tuloy pa rin ako doon sa pagsama ko sa research. Pero around mga 2016, 2017, nag-focus na ako sa outreach. Pag nagpupunta ako sa mga sites namin, imbis na mag-join ako sa research, nagdadala kami ng tulong sa community. Kasama na din doon yung pagdala namin ng art. Hindi mawawala yung art. Tapos nagkaroon kami ng core group. Yun na yung tinatawag naming Art Attack. Kaya nag-come about yung Art Attack kasi dinala ko yung art sa mga tinatawag na conflict areas, sa mga war zones ng Pilipinas. Walang malinaw na pangalan ng grupo namin kasi volunteers lang naman kami lahat. So pinangalanan kami ng mga ibang kasama namin. Sabi, kasi yung Art Attack parang term siya pag nag-mural. Parang paint jam or Art Attack. So sabi, tama-tama Art Attack, yung positive siya na attack. Hindi yung gusto nating talikuran na form ng violence sa lipunan na nangyayari dun sa mga conflict areas. So tinawag kaming Art Attack. And pumapit na siya hanggang ngayon. Standout yung sa Taganak Island. Yung Taganak Island, sa Tawi-Tawi siya, yung mga tinuruan kong estudyante doon, mga grade school, parang mas marunong pa yata sila magbahasa kaysa magtagalog dahil sobrang lapit na sa Malaysia.
kaya siya memorable sa akin. Bukod sa sobrang napamahal ako sa mga estudyante dahil napaka bukal din ng kalooban nila para tanggapin ako. Yung malaking dahilan is yung beauty na nakita ko dun sa image na nagpipaint yung mga Muslim kids alongside Christian soldiers. Kasi based dun sa natutunan ko pag sa pagpunta ko sa Mindanao, maraming areas pala dun na takot sila sa mga Kristiyano nung martial law and nung mga succeeding decades. Naging simbolo ng mga taga Manila, mga Tagalog basically, is yung mga sundalo. Tapos normally, mga Kristiyano yon. Tapos sila nag-aasik nung lagim sa mga kanayunan ng Mindanao. So sa akin parang in a way medyo may kurot din ako kasi Kristiyano ako eh. Kaya matimbang sa akin nung nakita ko yung nagpipaint sila together na walang takot. Walang language man lang eh kasi hindi naman nagkakaintindihan. Pero isa lang yung adhikain. Nakapagpinta ng mural na magkakasama. Walang alinlangan. Kundi yung matapos lang yung goal na makapaglahad ng isang mensahe na ginagamit yung art. So yun yung kagandahan pala ng art. Tumatawid siya sa boundaries ng religion, boundaries ng culture, and even sa boundaries ng language. Kaya naging sobrang memorable siya. And because of that, tinuloy-tuloy ko yung pagpunta sa mga conflict zones para makapagturo pa ng art. Madala ko pa yung pag-asa na dala-dala ng sining. At the same time, may bahagi ko rin yung message about the environment and peace. And meron akong naging kaibigan dito sa Manila na artist at musician. Pangalan niya Jonas. Pero ang tawag namin sa kanya Agit. Si Agit, ano siya, tubong Tacloban siya. So pumunta ako sa Tacloban, feeling ko handa ako. Bleto ako eh. Itong gamit eh. So nagkita kami ni Agit. In other words, kasama kami nung the night before. Tapos nung plan ako makitulog sa kanila, palipas ng bagyo. Pero last minute naisip ko, parang ayoko maging burden sa pamilya niya na may bisita sila habang may major na bagyo na nangyari. In fact, even yung tito saka tita ko, nag-decline ako eh. So medyo last minute na rin, nahanapan ako ng matutuloyan sa downtown. Ayun ang nakasave sa akin. Mulo kami magbuhat ng mga patay, ng mga injured, clear ng konti ng mga debris. Finally, hapon na nakaabot ako dun sa May City Hall. Ganun din, may mga natabunan, kailangan magtanggal ng mga debris para makuha yung mga katawan. Tuliro na yung lahat ng tao sa nangyari. Although hindi ko pa alam nun kung gaano kalaki yung extent. Kasi based dun sa mapa, kasing laki na yung Pilipinas eh. Noong third day, yun yung nalaman ko na namatay si Agit sa yung buong pamilya niya. Pero at that point, wala na akong emotions. Sabi ko, shut down muna to kasi kundi hindi ako makakasurvive dito. Hindi ko alam kung paano ako makaalis eh. From that point on, parang pinasok ko sa puso ko yung desire na mag-seek ng justice para sa mga biktima ng climate-related events. Nung time na yon, 2013, hindi pa regular na i-attribute yung mga single weather events sa climate change. I mean, kahit alam naman natin na yun talaga yon, kasi experience natin sa mga bagyo. Lalo na kami, may isip na ako nung 80s eh. So alam ko yung kung ano yung bagyo noon, ano yung bagyo nung 90s. At ano yung bagyo ngayon? Sa scientific community, hindi pa siya pwedeng i-conclude. Yeah. Pero sa pakiramdam natin, alam natin yan na iba na to. Pero at least ngayon, almost 10 years later, mas tanggap na siya ng global community. Na yung mga matitinding weather disturbances ngayon na freakish, o kakaiba, mas madali na siyang i-attribute sa climate change. Yan. Pero nung time na hindi pa, pinupush na namin yung climate justice sa global stage. Yan, justisya, katarungan para sa mga biktima. Sino ba naman yung tutukuyin natin pagdating sa problema ng klima? For the past 13 years, ang nangyayari is may mga kumakontak sa akin randomly or anonymously. Papakilala mga strangers. Tapos magre-request na kung pwedeng magpinta ako, mag-invite. Then ako naman, yes ako ng yes. Kasi gusto ko rin talagang madala sa malalayong communities and anywhere possible. Yung una na yung mensahe ng art. Pangalawa, yung art itself na ma-experience ng tao and hindi lang ma-experience kundi yung mga hindi makikipinta sila naman parang audience. So iba rin yung madudulot dun sa kanila pag nakita sila ng makulay na pader. Yan. So ganun yung simula and then hihingin ko rin yung size ng wall para makapag-estimate ako ng pintura para makabili sila. And then mag-gather sila ng mga volunteers, usually mga artists sa locality.
So, bigyan ko sila ng briefer or workshop. Pinapadrawing ko sila ng mga ideas nila sa papel. Tapos ako yung mag-compose sa wall based dun sa drawings nila. So, parang may ownership din sila ng design. Para siyang isang malaking collage ng ideas ng community. Tumatakbo siya dahil walang tigil yung mga communities na gusto magpapinta ng murals. And because of that, dumami yung mga volunteers. Sa estimate namin, more than 250,000 na yung nag-volunteer from more than 65 countries. Since nag-start kami nung 2010 ng environmental murals, mahigit 1,020 na yung napipaint namin. Iba-ibang countries yung napintahan namin, 16 countries to be exact. Yung latest ko sa US, tapos siyempre sa Pilipinas, Japan. Yung pang 1,000 na mural, it was in Bali, Indonesia. Meron sa France, Italy, Switzerland, and many other countries. Well, ang nararamdaman ko pag nagpipinta ako is parang nag-zone in ako dun sa ginagawa ko. Nag-focus ako masyado dun sa pader, dun sa pinipinta ko. Parang literally nakakalimutan ko yung mundo . Naka-focus lang ako dun sa task at hand na matapos ko siya. Lalo na pag yung matataas na building kasi gumagamit kami ng ropes. So pag nasa task ka, naka-linya ka lang ng tali. Tapos naka-depende sa equipment yung buhay mo. Mas naka-focus ka. Hindi ka pwedeng kalat-kalat ng isip mo. Mas nakakapag-concentrate ako. And sobrang peaceful nung pakiramdam ko pag nagpipainting ako. Sa mga international summits, doon ko nakikilala yung mga iba pang mga climate advocates na galing sa iba-ibang bansa. So, iba-ibang generation din pinanggagalingan nila. May mga namimita ko ng mga senior citizens na mga retired na sila pero nakikita nila yung essence ng pakikipaglaban. Kahit sasabi nila na hindi na nila ma-experience siguro yung talagang matinding epekto ng climate change. Kaya ayaw nilang ipasa yung mundo sa mga mas nakakabata ng ganun-ganun na lang. Meron din naman ako na mga kasama ng mga sobrang bata, mga teenagers pa lang, pero binuhos na yung buhay nila para sa advocacy ng climate justice. No? Diyan ko rin natututunan yung mga latest na mga trends sa mga latest na mga issues. At the same time, yung mga pronouncement ng mga scientists, dun din namin nakakuha sa mga international summits, no? Especially dun sa pag ginagawa yung climate COP. So maraming mga nire-release na mga information within the halls of the UN at marami din sa labas. Kasi doon sa UN, sa Climate COP, kung tawagin, Conference of Parties, ang participants dyan, mga taga-gobyerno, pag mga NGOs, usually observers lang. No? Pero yung talagang nagkikipag-engage yung mga NGOs and civil society sa labas, to be completely honest, mas may hope pa ako doon sa nangyari sa labas. Karamihan ng mga advocate, pupunta sila doon para mag-engage sa labas habang nakatingin yung global media dun sa event. Yun ang purpose kung ba't pumupunta pa yung ibang advocates. 2014, sabi ng kuya ko, maglakad kami from Manila to Tacloban para makommemorate yung unang anibersaryo ng Yolanda. Yeah, so naglakad kami mula Luneta, kilometer zero hanggang ground zero ng Haiyan o Yolanda, Tacloban. Naisip namin na parang hindi dapat dun matapos yung advocacy. Tapos yung mga taga-Tacloban pa naman gusto nilang marinig yung boses nila sa global stage. At that time, yung kuya ko, siya yung lead negotiator ng Pilipinas sa mga UN climate talks. So nakita nila na ito yung pagkakataon, ipadala natin kay Yeb Saño yung boses natin. So tinuloy namin, nung Paris talks, which is 2015, naglakad kami from Rome hanggang Paris. Mas mahaba siyang lakad, siya mas grueling siya. And marami kaming communities na nakausap along the way. Tapos may mga chances pa na nakapag-mural kami para makapag-iwan ng mensahe. 2018 naman, tinuloy ulit namin. Kasi importante ulit siya na UN climate talks. Naglakad naman kami from Rome hanggang Poland, more than 1,500 kilometers. Tumawid kami sa anim na bansa. Based sa mga nakikilala kong advocates,
Kalagay ko, dumalakas pa yung boses eh. Ang malaking problema lang is mas maraming taong apathetic, hindi willing makilahok. At mas marami yung effort ng mga kalaban na entities para i-push yung propaganda nila. Para mas maraming tao yung malinlang na, oh, wala naman pala talagang problema. Wala tayong kailangan gawin. Yung mga sumira sa kalikasan, sila rin yung nagpo-propaganda na walang problema. At naglalabas sila ng maraming resources nila, maraming pinapatay, maraming naharas na mga advocates. Ang Pilipinas is one of the top countries na pinapatay ang land defenders at sea defenders. Kung ang tatanungin ako kung saan ko nakikita yung direction na to, magisinungaling ako pag sinabi kong maganda yung patutunguhan. Medyo mahirap yung laban. Ang nagbibigay sa akin ng hope sa motivation, kung ba't ginagawa ko pa rin to despite of the years and years. Actually, dekada na nga. Ilang dekada na ako nandito. Tayo akong gawin yung hindi tama. So hanggat pinaniniwala akong tama to, gagawin at gagawin ko pa rin siya. At alam ko na yung next generation mag-suffer. Kasi nakita ko na yung worst. Although, yung nangyari yung Yolanda, 0.8 degrees pa lang yung average global warming ng mundo. Nangyari pa rin yung ganun kalalang pagyo. Ayoko mangyari yun sa ibang tao. At alam kong magiging ganun yung mga susunod na bagyo pagka lumampas tayo ng 1.5 degrees. Hanggat may mabibigay ako, sige ko, mapostpone man lang yung 1.5 degrees based sa mga actions na gagawin natin ngayon.